Ano ang extra service sa pagpanggupit? Ano ka mag-extra service sa iyong pagpanggupit? Ano ang extra service sa bagay na gawin mo kapag pagkatapos mong gupitan ng isang customer or client para magustuhan ka nito? Tandaan ha, extra service lang to, walang bayad. Pagkasisingilin mo pagkatapos ng gupit mo at saka nag-extra service ka niya, sisingilin mo ng 100. Ano yung nag-tips ako ngayon at may bonus tips pa? So kung ano man yon, tara, let's go! Una, inasahin mo ang customer katapos mo ng gupitan. Pero bago ang lahat, inisan mo muna ng gusto ang customer. Di yan extra service, pero para magustuhan ka. Para sa paglinis, mawag barber brush at saka yung maliit na brush. Para sa pinong buhok, yung baba ng batok, inisan mo kasi may mga pinong buhok dyan. At saka yung pisngi, inisan mo. Punta tayo sa pagmasahe, pagmamasad. Katapos mong gupitan ng isang customer, bawa bago ka pa lang sa barber shop o bago ka pa lang sa lugar hindi pa kakilala o bago ka pa lang tayo, ito ang mga bagay na pwede mong gawin. Kasi kapag minamasahe mo ang isang tao pagkatapos ng gupitan, lalo na kung medyo natagal-tagalan mo sa pagtapos ang paggupit at inihilot mo yung ulo niya na palikat, kahit sa ulo lang at sa palikat at saka sa bato, anong yung pakiramdam? Alkoholan mo. Alkohol na 70% kasi pampatay ng bakterya yun. At saka gagawa natin yan ng video paano magmasahe, ano magmasaj. Kasi pag namasahe mo siya pag umuwi niya sa bahay niya, ganda pa ang gupit mo sa kanya, napatawa mo pa siya, nagtawanan kayo. Kaya yung mga kapitbahay niya, magtanong o masabihan niya na maganda doon. Ganda ang servisyo. Pangalawa, paglinis. Linisan ang tainga, inong, kapag medyo matanda na, saka yung dito niya, eyebrow, ano yan sa Tagalog. Pangatlo, guhit. Yung pagguguhit, pag maganda, maganda pagkaguhit, yun ang unang mapansin sa isang guhit. Kaya kapag hindi ka pakilala, maaaring makilala ka ng mga tao kasi may makakita. Unang mapapansin yun ang guhit, lalo na kung maganda ang pagkaguhit. Extra yan ha, hindi mo papabayaran. Kaya nga tinatawag natin itong extra service. Mag-open ka talaga, ilagay, magsulat ka sa salamin na libre ang guhit. Sulat mo sa papel tapos idikit mo sa salamin para makita bawat customer mo. Saka maglagay ka ng mga pattern sa guhit na may guhit. Saka mga guhit. Kasi kapag may magustuhan sila, magpapaguhit sila. Pero hindi lahat magpapaguhit. Pwede mong tawagin trademark. I-offer mo. Saka yung pagmamasaj, hindi lahat magpapamasahe. Pero gawin mo talaga. Pero pag sabihin niyang ayaw or huwag mong lakasan, handahanin mo lang. Saka kapag naguguhit ka, italas ang guhit mo. Ka talaga ng bagong blade kasi pag wag ang buhok, sakit yan kapag full na ang blade mo, hindi na matalas. Kaya sa Tagalog. Number 4, square box. Square box katropa, nagdagdag ito ng ganda ng isang tao o ganda ng isang gupit kapag maganda pagkagawa. May video na ako paano mag square box, panoorin mo na lang. 17 tips doon. Pero tanungin mo muna kung mag-square box. Hanggang sa punto yan ha na tapos mo nang ginupitan ng isang tao. Number 5, style mo ang buhok. Bawa tapos na talaga lahat ang paggawa mo. Sprayhan mo ng kunting tubig. Huwag masyadong marami. Hairstyle mo ba? Ano ang gusto niya hairstyle? At kung mayroon kang gel, lagyan mo ng gel talaga. Mari lang, bumili ka ng gel. Pang libre lang yan. Kasi pag nalagyan mo ng gel, gusto niya ng gel. Maliban lang kung hindi gusto. Maliban lang kung hindi gusto ng isang taong nalagyan ng gel ang kanyang buhok. Kapag may gel ka, lagyan mo. Saka i-hairstyle mo. Number 6, bangas o bigote. Extra service lang yan ha. Pa-design ba yung mga bangas niya? Pero kung malaki na, marami na siyang bangas, babayad ka na pero huwag mo nang masyado kasi bago ka pa, baguhan ka pa sa lugar. Kung maliit lang, tanong siya kung magkano, pasisip. Kung hingihan ng malaki, halimbawa 10 or 20 lang. Kapag nipis naman, huwag mo nang hingihan kasi extra service yan eh. Para bumilit siya sa'yo. So yun lang. Ito ang mga tips ko ngayon. Bonus tips. Finishing ng gunting at finishing ng clipper. Ito na ko paano mag-finishing gamit ng gunting. Paano mag-finishing gamit ang electric razor. Kasi ang pag-finishing, importante yan. Baka hindi mo alam. Para kuminis ang gupit mo, saka maganda tingnan. At saka yung pag-aahit sa gilid ng ulo. Importante maganda yan. May video na ko yan paano mag-ahit sa gilid ng ulo. Saka kapag nag-aahit ka, salungatin mo talaga para malinis tingnan. Mulang sugatan ng pinaka-importante sa isang gupit, finishing at saka ang pag-ahit, maganda ang pagkaliko. At saka sa paggugupit, ikaw ang gumagawa paano dumami ang iyong mga customer or soki sa gupit. Kahit gaano kapait yung amo mo, hindi naman marunong, ikaw naman ang nanggugupit.
ikaw naman ang gumagawa. So ikaw na ang responsibilidad, paano dumami ang iyong customer. May video na ako paano magparami ng customer, paano dumami ang iyong showcase sa Gupit. Part 1, part 2 ba yun? Kaya panoorin mo na lang yun. So maraming aral at maraming mga tips doon, mga idea, mga paraan. At saka kapag bago ka pa sa lugar o bago ka pa sa probinsya, kahit hindi masyadong maraming tao, basta nasa highway ka lang, kapag nagugupit ka ng isang tao, kadalarayan ng isang tao, halimbawa, kagupit ka ng dalawang ulo, tatlong ulo, tatlong tao, ng bawat isa yan, magdalayan ng isa sa loob ng isang buwan, in 2 times, kung isa lang madala, pero kung dalawa o tatlo ang madala, kasi nagustuhan ka sa mga ginagawa mo, mga extra service mo, mga pag dala mo ng customer, mga attitude mo, ano mo ito ina-handle na gumagaan ang pakiramdam niya, ang galang kanyang mga stress. Sa salita yan, kaya sa unang buwan, medyo pagsubok pa yan at kunti pa ang customer mo kasi hindi ka pa kilala, hindi pa alam ng mga tao na mayroong barbershop dyan at mayroong magaling na bartero. Kaya sa sunod na buwan hanggang sa, ito lang masasabi ko, unang buwan talaga, napakamingaw sa Bisaya, halos malamot papagupit. Pero isang mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, kailangan nandun ka talaga na ng ikaw ay magupit. Kasi kapag nagkagaan mo yan, lalaman at malalaman ng mga tao na nandyan ka palagi sa iyong barbershop. Ang oras napaka-importante. Halimbawa, unang gupit mo, sinabi mong 7 a.m. ka mag-upit sa umaga. Tuhalin mo talaga. Tsaka kung sinabi mong 8 p.m., kailangan nandyan ka pa rin. Kasi tandaan yan ng mga tao eh. Nang unang ginugupitan mo, marami na papagupit, yun pa rin ang sinasabi mo. Kasi may mag-i-schedule yan ng panggabi o pang umaga. Kaya sa umpisa lang yan, ang hirap. Iisin mo lang. So yun lang siguro lahat. Ano man ang hindi ko nasabi, ikaw na lang ang magsabi. Ito ang katanungan. Kung natutunan mo sa araw na to, sa video ito, i-comment mo lang sa ibaba. Importante sa akin na malaman kung ano ang mga natutunan mo. At saka kung gusto kang magawa natin ng video, i-comment mo lang. At feel free na pabisita sa aking channel, Sads TV. Marami akong mga video about barber tutorial. At saka kung gusto mong magpasyon ako, comments ka lang, hashtag Sads TV. Dahil sa kita sa sunod kong video, kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at hit our notification bell para lagi updated sa aking mga bagong video. Salamat!